up mga kapatid at welcome na naman sa isang episode ng Fatographers Filmmaking Series. So this is episode 2. Ito, papamagatan natin itong directing character movements. Siyempre, isa importanteng aspeto ng pelikula mo ay yung pag-direct mo ng artista mo para bigyang buhay yung karakter at ang iba't ibang emosyon at gusto mong ipakita. Yung gusto mong ipakita sa eksena mo. Okay, kunwari ang eksena ay may hinihintay na balita yung bida mo at yung mga tropa niya. Okay, importanteng balita ito. Sabihin natin life-changing event or medyo kinakabahan sila na excited. So, paano mo ipapakita to? So, pwedeng ganito. Uy guys, good news! Okay naman yun eh. Pero parang flat. Parang roleplay ng mga high school. So, try natin i-improve. Try natin i-improve, no? Gawin natin ganito. Uy guys, good news! So much better, no? Pero pwede pang i-improve, eh, no? Pwede pa nating mas palakihin yung feeling. Yung tipo bang yung sinasabi ko nga na kahit patayin mo yung music, pinapanood mo lang, eh medyo nagigets mo kung ano yung feeling ng eksena. So, subukan nating mas palakihin yung reaction at yung movement. So, try natin to. Uy, guys! Guys! Ayun! Konting adjustment lang, no? Konting direction lang. Mas mapapalaki natin yung feeling, yung emosyon dun sa eksenang yun. Tingnan mo, partida, guys na lang sinabi niya. Ayos! Alright, mas okay ba yun? Ako, mas gusto ko yun. Kahit sa pagkakapwesto ng ating characters, napakalayo ng effect from scene 1 to scene 2. Pansin niyo sa scene 1, eh walang clue ang eksena. Di natin alam kung kakarating lang ba nila, o kakaupo lang, o matagal na sila naghihintay. Samantalang sa scene 2, mas mukhang matagal na talaga silang naghihintay doon para sa mensaheng inaabangan nila. Makikitang si Kent ay pabalik-balik naglalakad sa background, suggesting na hindi mapakalay sa suspense. Makita rin na si Ninja na may kumukuyakoy ang leg, suggesting na naiinip na at medyo excited. Si Irish naman eh makikitang naglilibang na lang sa cellphone niya, sumusuporta sa fact na kanina pa sila naghihintay doon. Mapapansin din natin ang ating bida ay medyo pinwesto ko ng medyo hiwalay sa mga kaibigan niya sa bandang kanan. Ito ay para mas madaling matulak ang atensyon ng viewer sa kanya dahil, well, siya ang bida natin. Doon naman sa good news na parte, sinabihan ko ang ating bida na tumayo pakatapos mabasa yung message at ipakita sa body language niya yung excitement niya sa pamamagitan ng mabibilis na movement. Siyempre again, action and reaction. Kailangan mag-react ng mga kaibigan niya para mas magmukhang malaki at totoo yung emosyon ng good news dito sa eksena. At dito makita nyo na mahahawa ang kanyang mga kaibigan sa excitement ng ating bida, making the scene more effective, kumbaga. Okay, paano naman kung ang eksena ay makakatanggap ng malungkot na mensahe ang inyong bida? Anong gagawin nyo? Ganito ba? Ice cream. Tapos mga Russians. Russian. Combine mo yan. Anong mga buwan? Japan. Ice cream. J.I.R. Polar bear. Ano? Older bear. Oh, tapos may carrot. Tapos, okay ka lang? Hindi ako okay. Again, nothing wrong with that naman. Precise na ihatid agad yung mensahe. Kaya lang, pelikula to eh. Pwede naman i-effort sa acting na lang, di ba? I-effort na lang natin sa pagdidirect. Kahit man lang sa pagdidirect, no? So, try natin ganito. Usapan ni Ken, pagkain. Pagkain? Oo. So, pag-usapan natin pagkain. Ano yung mga pagkain na na-miss mo nung quarantine? Quarantine? Ikaw? Ramen. Ulan. Ramen. Ramen talaga. Ito kasi dapat lahat ng pagkain na ito sa Okay ka lang? Hindi ba parang mas may impact yun kaysa dun sa nauna? Ako, para sa akin lang, eh, mas gusto ko yung ganun yung datingan. Kumbaga, eh, naramdaman ko talaga yung eksena. Hindi siya yung flat na again na parang nagro-roleplay lang. No? Pero siyempre, pelikula nyo yan. Kayo bahala. Ito yung mga suggestion ko lang naman. Okay? Alright. Okay, pag-usapan natin itong bakit mas naging effective itong pangalawang scene kaysa sa una.
Ang malaking diferensya dito ay umupo siya nung nabasa ang masamang balita, which is a big gesture na naghahanap ng support ang ating main character para bitbitin kung ano man ang bad news na natanggap niya. Mapansin din na sa pag-upo niya, sumunod ang camera sa bagong pwesto niya na mas mababa, at dahil dito naputol natin ang mga mukha ng mga kaibigan niya sa framing. For a brief moment, mag-isa siya dahil mukha lang niyang pinapakita natin sa buong eksena. Siyempre di tayo papayag na maglugmok mag-isa ang ating bida. To the rescue agad si beshi niya. Very significant ang gesture ng pag-upo ng best friend niya sa tabi niya. Una, sign ito ng pagiging isang tunay na kaibigan, symbolizing na kahit sa low point ng buhay ng best friend niya, ay iiwan niya kung ano man ginagawa niya at sasamahan niya ang best friend niya. Imbis na gamitin namin yung corning, "Di ako okay," inabot na lamang niya yung phone para ipabasa ito, suggesting na hirap na siya magsalita dahil sa sobrang bigat ng bad news na natanggap. Mapapansin din na kahit umupo ang best friend niya at lumapit yung iba, ang ulo ng ating bida pa rin ang nasa pinakamababang parte ng framing, suggesting kung gaano kalungkot ang nararamdaman niya. Okay, ngayon naman, love story tayo. Okay. Magagalit yung best friend ng ating bida dahil pinaiyak yung ating bida ng boyfriend niya. Nagets niyo ba yun? So magagalit ang best friend dun sa boyfriend ng ating bida. Okay, kasi yung boyfriend inaway yung ating bida. Nahirapan ako explain yun. Basta, gets nyo na. Huwag na naman ginawa mo dyan. Walang iya ka talaga. Best friend ko yan. Again, dinaan na naman natin sa dialogue eh. So, para maihatid yung impormasyon, di ba, doon lang sa eksena ngayon, example. Dinaan natin sa dialogue para maihatid yung impormasyon na nagagalit si best friend, una yon. Pangalawa, para ihatid yung impormasyon na siya yung best friend. Nagets nyo? So, parang flat na naman, dinaan na naman natin sa dialogue. So, this is a very good example of lazy filmmaking. Ay, para sa akin lang yon. So, medyo improve natin. Try natin ganito. O diba, mas simple at mas may effort yung direction. So, mga ganyan lang din example. Okay, horror suspense naman tayo, no? Ang eksena, hinahunting ng killer yung ating bida. So, paano ba natin gagawin, papakita yung eksena ngayon? Ganito ba? Nasaan ka na? Parang kulang yung suspense, no? Parang hindi ka matakot. Gawin natin mas nakakatakot, yung mas may suspense talaga. Okay, try natin ganito. Dahil pinagsama natin sa isang shot ang bida at ang killer, mas naging nakakatakot ang eksena kumpara dun sa unang dinaan lang natin sa pakatkat. Merong idea ang ating viewer kung gaano nakalapit ang ating killer sa ating bida, giving the impression na anytime pwedeng mahuli ng killer ang ating bida. Pagdating naman sa framing, pinaupo natin ang ating bida habang nagtatago na nagdala sa kanyang muka sa mababang area ng frame kumpara sa ating killer. Meaning na ang killer ang may upper hand sa sitwasyon at mas nagmumukhang defenseless ang ating bida. Mapapansin din na sa gitna ng shot, medyo nag-punch in ang ating shot palapit sa mukha ng ating bida. Literally dinadala ang ating audience papasok sa emosyon at iniisip ng ating bida. Mapapansin din na sa pag-punch in, unti-unti nating inalis at tinago sa framing ang ating killer. Sa paraang ito, nilalaro natin ang utak ng ating viewer dahil mas nakakatakot nga naman ang panganib na hindi natin nakikita pero alam nating andyan. Marami pang emosyon ang pwede nating ipakita na magmas mumukhang cinematic ang direksyon ng iyong mga eksena. Kung napahiya, pwedeng ganito. Kung di mapakali yung ating bida, pwedeng ganito. Kung nawala naman ng pag-asa yung ating bida, pwedeng ganito. No! May naisip na magandang idea ang ating bida.
pwedeng ganito. May naamoy na mabaho ang mga tao. Guys, tapos na tayo! Baho! Uy, saan kayo pupunta? Ay, sana nagustuhan nyo ang isa na ng mga episode ng Fatographers. Sana meron kayong natutunan sa... Ay, may dadagdag nyo sa inyong mga video, sa pangdidirect nyo, sa mga film nyo para mas maging cinematic ito. So, kamusta naman? Kamusta naman everyone? Good. Huh? Okay naman? Yes, very, very good. Very good? Galing, galing. Yes, very good. Ano masasabi mo? Pinagtawanan mo to kanina. Masaya. Ito, ano to? MVP. Most valuable boys. Okay, so syempre gusto kong pasalamatan yung ating mga beautiful artistas. Okay, itong mga lalaki, yan, yun na yan. Okay, so yung dito si Ma'am Irish, invite mo naman sila sa ano nyo. Malupit ang mga IG nito. Invite mo sila sa IG mo, dali. Guys, follow my IG which is Irish Jane Morales. Check that out. Ayan, oh. At syempre, kay Ma'am Joanne, ang ating napakalupit na artista. Gustong-gusto ko rin, tumakbo dun eh. Mood na pag magkadapa-dapa eh. Kamusta naman pagtakbo mo dun sa killer natin? Medyo madulas, madulas. Pero carry naman. O, invite mo naman sila sa ano ba, Facebook page. Wala. Yo, streamer to! Streamer to! Wala kang ipag-iimbitahan sa kanila kahit saan. Imbitahan mo nalang sa bahay mo. I-follow nyo rin syempre, photography and sa IG niya. Ano IG mo? Lalabas dito, ayan o. Ayan, lalabas na lang dyan. At syempre, si Brother Kent. Okay? Yes! Ay, hello. Invite mo siya sa ano? Invite mo siya sa ano mo? Instagram and Facebook page. Ay, hindi. Loki lang. Photographers follow lang. At syempre, ang ating poging-poging leading man. Ayan, si Ninja. Abot ba itong wear sa'yo? Abot to. Baba mo nga yung face mask. Like ka Ninja07 sa Instagram. Okay, syempre, huwag nyo kalimutan ni like, follow, share, subscribe. Meron kaming YouTube, check out nyo rin. Photographers, yun. Ang maganda sa Photographers, type nyo lang kahit saan, Photographers. Kami na yun, wala nang ibang Photographers masyado eh.